shores. Is thou 500 years awesome to behold? He has made us all new, we belong to this fold. Gospel is a blessing, but also a mission to the poor and the children. We bring His salvation to the rest of the world. His message of compassion to all of humanity. His challenge of conversion. Before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Thank you.
ang bungad na awit na pagsisimula sa ating banal na sa pamumuno ng kanyang kabunian, Broderick S. Fabilio, kasama si Reverendo Padre J.J. Bautista. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Father's Day po sa mga tatay na nandito. Sa banal na misa po natin ngayon, pasalamatan natin ang Diyos sa mga ama natin, sa mga tatay natin. At kapag sila'y nasa kabilang buhay na, ialay din natin ang misa, ipagdasal natin sila. At sa mga nandito pa, hingin natin na sila'y manatiling malusog at manatiling tapat sa kanilang pagiging ama sa kanilang mga pamilya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Salamatan ka na sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Hugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa ngalan ng Ama. Apuri sa Diyos, apuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at ikaw lamang ang banal sa kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig,
ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang umarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlay do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poong na hindi mataro. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila ay halos ipukol mula sa ibaba, kapag naitaas ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila. At sa kahirapan, sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumatahimik din. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at sinapit nila iyong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin. Ngayong nalaman kong siya ay namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon ay hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guru," anila, "hindi ba nyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Be
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitwo ang lahat. Nakakatakot ang bagyo. Nagdadala ito ng destruction. Mga baha, may nililipad na mga bubong, may mga punong nabubuwal. Nawawalan tayo ng kuryente at kung hindi maingat, may namamatay. Ginugulo nito ang buhay natin. Walang makatitigil sa bagyo. Pinapalampas na lang natin ito. Siguro, napakalakas ng unos o bagyo na dinanas ng mga alagad sa ating ebanghelyo na kahit sila ay mga mangingisda, natakot sila. Akala nila lulubog na ang kanilang bangka. Ginising nila si Jesus. Bakit natutulog si Jesus? At ang sabi sa Ebanghelyo, nakahiga pa nga sa unan. Siguro pagod siya at siya ay may tiwala. Nakakatulog tayo ng mahimbing kung tayo ay may tiwala. Kaya ang sumbat niya sa mga alagad noong mapatahimik na niya ang dagat ay, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Pananalig sa ano? Pananalig sa Diyos na hindi niya papabayaan ang kanyang mga alagad. Pananalig sa kanya na kasama niya sila. Talagang kulang ang pananalig nila sa kanya. Pinukaw nila si Jesus na may sumbat. "Teacher, do you not care that we are perishing?" Pinagdududahan nila ang pagpapahalaga sa kanila ni Jesus. "Do you not care?" Tayo din ngayon ay nasa gitna ng bagyo. Napakatagal na bagyo. Halos 1 taon at 4 buwan na. Ang buhay natin ay puno ng takot. Takot tayo sa COVID-19 virus. Takot nga ang iba sa vaccine mismo. Takot tayo sa ating hanap buhay at sa ating mga business. Takot tayo sa kinabukasan. Ano kayang dadatnan natin? Takot nga tayo sa mga tao at pati na sa simbahan. Takot magsimba na baka mahawa tayo ng sakit. Sa ganitong kalagayan, madaling mag-isip, nasaan ang Diyos? Alam ba niya ang nangyayari sa atin? Does He care for us? Nandyan ang takot kasi kulang tayo sa tiwala. Wala ba tayong tiwala na mahal tayo ng Diyos? Na nandiyan siya? Kaya ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ay maaaring tanong niya rin sa atin. "Why are you terrified? Do you not have faith?" Talagang kulang ang tiwala ng mga alagad ni Jesus sa kanyang kapangyarihan. Kaya nung inutusan ni Jesus ang dagat at bigla itong nagkalma,
Ang tanong ng mga alagad ay, sino kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Sino nga ba ang sinusunod ng hangin at ng dagat? Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Jacob, ni Job. Mahaba ang reklamo ni Job sa Diyos na bakit siya naghihirap. Nawala ang lahat ng kayamanan niya, pati na ang kanyang mga anak. Nagkasakit siya at iniwan siya ng lahat. Wala naman siyang maling ginawa. Bakit siya pinaparusahan ng Diyos? Hinahamon niya ang Diyos na harapin siya at sabihin sa kanya kung ano ang kasalanan niya. Kasi wala siyang alam na ginawa na dapat siyang pahirapan ng ganito. Ang haba ng reklamo ni Job. Sa bandang huli ng aklat, tinanggap ng Diyos ang hamon ni Job. Nagsalita nga ang Diyos sa kanya. Sa halip na sagutin ng Diyos ang mga paratang ni Job, tinanong ng tinanong siya ng Diyos kung ano ang alam niya sa pamamalakad sa mundo. Isa sa mga tanong ng Diyos ay ang pagbasa natin ngayon. Nandun ka ba, Job, noong likhain ko ang dagat? Alam mo ba na ako ang naglalagay ng hangganan sa tubig ng dagat? Ako ang nagsasabi, hanggang dyan ka lang. Alam mo ba yan? Ang Diyos ay Diyos sapagkat may control siya ng lahat. Pati na ang dagat ay nakokontrol niya. Kaya ang sagot sa tanong ng mga alagad ni Jesus, "Who is this whom even wind and sea obey?" Ang sagot ay, "Siya ay Diyos." Ang turing ng mga alagad kay Jesus ay guro lang. Iyan ang tawag nila sa kanya. Hindi lang si Jesus isang guro. Siya mismo ay Diyos sapagkat siya ay may kapangyarihan ng Diyos lang ang mayroon. Ang sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na noon ang tingin natin sa mga bagay at sa mga pangyayari ay ayon lang sa sukatan ng mga tao, tingin ng mga tao, hindi ganyan ngayon. Pati na ang pagkilala natin noon kay Jesus ay parang tao lang siya. Hindi na ito ngayon ayon sa makataong pananaw. Dahil sa tayo ay nakikiisa na kay Kristo, bagong nilalang na tayo. Ginagabayan tayo ng pananampalataya, hindi lang ng mga bagay na nakikita natin. Ika nga, we live by faith and not by sight. Mga kapatid, ganyan din dapat ang ating attitude sa mga pangyayari ngayon. Totoo na aasa tayo sa sinasabi ng science. Mag-iingat at magsisikap tayo. Pero huwag nating tinan ang mga bagay ayon lang sa sukatan ng pangtao. We are believers. We believe that there is a higher power that is at work among us. Let us also put our trust in Him. This higher power is not a blind force. He is a personal God who cares for us because He loves us. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lang pananampalataya na mayroong Diyos. Hindi lang ito pananampalataya sa isang makapangyarihang Diyos. Ni hindi lang pananampalataya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang ating pananampalataya at pananalig ay sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa atin. God loves us and loves us so much
that He gave us His only begotten Son. At kung kasama natin si Jesus na anak ng Diyos, hindi tayo matatakot. Nandyan siya. Ibig sabihin na kung kasama natin si Jesus, hindi ito ibig sabihin na kung kasama natin si Jesus, hindi na tayo makakasakit, na hindi na tayo mamamatay, na hindi na tayo maghihirap. Kahit sa gitna ng ganitong storms in life, Jesus loves us. His love never leaves us. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. We pray in the Psalms, "The Lord is my shepherd. Even if I should pass through valleys of darkness, I fear no evil because you are there with me." Let us remember that death or COVID-19 or joblessness, these are not ultimate evils. The love of God is there even when these are present. Kaya nga masasabi natin kasama ni San Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ay nag-uudyok sa akin. The love of Christ urges us on. Namatay siya para sa lahat upang tayo ay hindi na mabuhay para sa sarili kundi para sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang panlaban natin sa mga takot natin ay ang pananampalataya na mahal tayo ni Jesus. Hindi siya pabaya sa ating kalagayan. Manalig tayo sa Kanya. Sabi ni Meister Eckhart, isang English mystic, "All is well. All will be well." Why? Because the Bible tells us, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. Hindi dahil sa may pananalig tayo na masasabi kay Jesus na magwawalang bahala na tayo. Baka isipin natin, nandiyan naman siya. Hindi niya naman tayo pabayaan. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi lang tiwala, ito rin ay gawa. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya at hindi tayo natatakot na sumunod sa Kanya kasi hindi niya tayo pababayaan. At ano ang sinabi niya? Tulad ng sinabi niya sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo. Let us cross to the other side." Sa ating ebanghelyo, ang tinutukoy ni Jesus, "Let us cross to the other side of the lake." Sa atin ngayon, maaring ang tinutukoy niya ay tumawid tayo sa ibayo ng kalagayan ng mundo natin ngayon. Huwag na tayong bumalik sa mundo ng pre-COVID days. Ngayon, iyan ang inaasahan ng maraming tao. Ang pangarap ay mapag-vaccinate na tayo para makalabas na tayo uli sa mga malls, makapanood na ng sine, makatravel na tayo sa ibang probinsya, sa ibang bansa, makapag-shopping na tayo. Kung babalik lamang tayo sa dating buhay natin, sinayang lang natin ang krisis na ito. Hindi na tayo natuto sa higit na isang taong quarantine. Let us go out of this situation renewed, with a world renewed, because we have seen that we can survive in a new arrangement with new ways. Ano ba ang ibayo na pupuntahan natin? Noong tumawid sila ng dagat at dumating yung bagyo, hindi umatras at bumalik ang mga alagad sa pampang na kanilang pinanggalingan. Hinarap nila ang bagyo at tumuloy sila sa ibayo. Ganon din,
Let us face the storm of the pandemic we are in and move on to the other side. Nakita natin na marami ang nangangailangan. Pababayaan lang ba natin sila kasi wala ng COVID-19? O mas maging mahabagin tayo sa mga nahihirapan mula ngayon? Nakita natin na mahalaga pala ang maging healthy tayo, maging malusog tayo. Babalik ba tayo sa pagkakain ng junk foods at unhealthy meals kasi masarap lang sa panlasa at makakalabas na tayo sa mga restaurants? Nakita natin ang kapalpakan ng mga desisyon ng mga namumuno sa atin ngayon. Iboboto pa ba natin sila? Sana dahil sa COVID experience na ito, mas lalong masala natin ang mga politiko. Nakita natin ang talagang nagmalasakit sa atin. At nakita din natin kung sino ang nagtago lang o ginamit pa ang pandemic para kontrolin ang mga tao. Let us cross to the other side. Maybe God allowed this COVID to happen to tell us that another world is possible. Maari namang magkaroon ng bagong kalakaran. Hindi na masyadong mabilis ang buhay na tayo ay nasa rat race, na palagi tayong nasa traffic, na mas magbigay ng halaga sa pamilya. Maari naman pala tayong magtipid at mabuhay ng simple. Maari naman palang maging masaya kahit nasa pamilya. Maari naman palang magpasko na walang shopping. Maari naman palang magdiwang ng birthdays, ng anniversary, ng piyesta na hindi bongga in a spiritual way. Maari naman palang maging generous kahit nahirap din tayo. And maari naman palang to give more importance to spirituality and to relationships rather than to success. Malalampasan natin ang pandemyang ito. Kahit gaano kalakas ang bagyo, lilipas din ito. Kasama natin si Jesus, kaya dadating din ang mas tahimik na panahon. Ang tanong, anong klaseng mundo ang madadatnan natin pagkatapos ng pandemya? Ah, mali pala yung tanong. Ang tamang tanong, anong klaseng mundo ang lilikhain natin pagkatapos ng bagyo? What kind of world will we build? What kind of lives will be built after this storm? Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay natin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanuroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak
sa landasin ng ating buhay. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at iba pang lubos na naapektuhan ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hiluminawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa konting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga kahilingan at isama na nating ipagdasal ang ating mga ama. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga nagsusumamong iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Osanna sa kaitaasan, sana osanna sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana osanna sa kaitaasan, sana osanna sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin,
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapospos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamanang kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang kabiyak puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Isidro Labrador na aming patron, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng inyong lingkod na si Papa Francisco, ang mahal naming Obispo Broderick, ang aming Apostolic Administrator, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng inyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng inyong angkang ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa inyong piling at sama-samang magtatamasa ng inyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang inyong kagandahan sa pamamagitan ng inyong anak, si Jesucristo, na siyang pinagmumulan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sumasa sa langit ka, sambahin ang alat mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtam sa mga salasa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei Christolis, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Mga kapatid, narito po si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanya kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila wala mararating na bukas, ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muli mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo at ating dasalin ang panalangin ng pasasalamat sa biyaya ng bagong arsobispo. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advincula upang maglingkod bilang aming arsobispo. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya nawa ay magiging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa aming archidioceses upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga mananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at tagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon po ay ang pagbibindisyon natin sa mga ama, yung mga tatay po, pakiyuko ang inyong mga ulo at tanggapin ang panalangin para sa inyo. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga ama. Naway sa kanila magmula ang paghubog ng buhay, espiritual, pisikal at pandamdamin ng mga anak na handog mo sa kanila. Pagpalain mo po ang kanilang pagpupunyagi sa kanilang hanap buhay upang maitaguyod ang kanilang mga anak at makatulong sa paglinang ng kanilang pagkatao. Naway, bigyan sila ng panahon na kanilang mga anak sapagkat higit na mahalaga ang kanilang panahon kaysa mga salita lamang. Maging huwara nawa sila sa kilos at gawa upang magampanan nila ang pagiging larawan ng pag-ibig mo. Naway maunawaan nila na ang pagmamahal sa anak ay higit na maipadarama sa pamamagitan ng pagmamahal at katapatan nila sa kanilang asawa na ina ng kanilang mga anak. Pahalaga nawa nila ang asawa bilang katuwang sa paglikha at pagkalinga sa kanilang pamilya. Alagaan mo po ang kanilang kalusugan at iadya mo sila sa lahat ng makasisira sa kanilang pagkatao. Higit sa lahat, Ama, gawin mong silang daluyan ng iyong pag-ibig at paglingap upang sa gayon ay makilala nila ang na sila ng mga anak at ang katauhan. Sa ngala na pumanal na puso ni Jesus at panalangin ng Inang Maria at ni San Jose, dinggin mo po ang aming mga panalangin para sa lahat ng mga ama. Amen. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Ama nating sumasalangit dahil ang ating pong misa ay pinamunuan ang misa natin ngayong Father's Day nang wala iba kundi ang ating pong ama ngayon sa Archdiocese, si Bishop Roderick Pabillo. Palakpakan po natin siya. Pagkatapos po ng misang ito, mga kapatid, pagkatapos sa ating TV Mass,
manatili po kayo sa inyong mga upuan at ating pong ganapin. We will have a short but very special tribute to our beloved Bishop Pabilio. So please remain, huwag po muna kayong uuwi. Maraming maraming salamat po. And happy Father's Day sa lahat. Palakpakan po natin ang mga tao. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpasawalang hanggan. Ang tumutulong sa atin ay ang pangalan ng Panginoon. Siya ang may gawa ng langit at sanlibutan. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan at manalig tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ibang taong-taong biyaya, salamat sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon.